Hello guys, ngayon po tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng soft Italian pizza dough. So ipapakita ko sa inyo, tuturuan ko kayo kung paano gumawa siya. Yeah, ito siya mga guys. So yan po yung mga ingredients. Ipapakita ko po sa inyo isa-isa. So ito po. Gagamit tayo ng sugar. Yan. Tapos gagamit tayo ng yeast, gagamit tayo ng warm water and salt and olive oil, and gagamit tayo ng Nordic flour. So at saka ito pa, kailangan natin ng timbangan. Tapos ipapakita ko sa inyo isa-isa guys. So ito siya. Yan siya guys. Una, uunahin natin guys. Kailangan yung water natin is warm. So uunahin natin yung sugar. Yan, kailangan guys. Yung sugar natin guys, yan ang bubuhay sa yeast. So paluin natin para siya ay matunaw. So isusunod natin yung yeast para ano siya, umalsa siya. Haluin natin siya guys in 5 minutes. Tingin ko yan is ready na siya. So itatabi mo lang natin siya guys. Yan. Takpan lang natin siya guys. Yan. Tapos ito na siya sa timbangan guys. Ito po ay magtitimbang tayo ng ating gagamiting flour. So 0 grams po yan guys. So gagamit tayo dito ng 600 grams. Sumobra na siya. Okay guys, sumobra na siya ng konti. So bawasan natin. Ayan, sakto na guys, no? 600 grams. So okay guys, simula tayo guys sa paggawa ng pizza. Ito yung karugtong ng video ko kanina. Ito na siya guys. After 3 hours, ito, ginawa ko na siyang ganito. Binilog-bilog ko na siya. Bali, 6 na piraso yung 600 grams. So, tingnan nyo guys kung paano ko gagawin ha. Okay. Nakamas tayo guys para hindi matalsikan ng laway yung niluluto natin. Di ba? Para quality. Ito siya. Simulan natin sa isa. Okay guys, ito lang masasabi ko. Pagagawa ka ng pizza na malambot at crunchy siya, make sure wag na wag mong gagamitan ng rolling pin dahil titigas ang dough pagka niluto mo na siya. Kaya X ito, X. Yan ka, sabi ka dyan. So ito na ang malambot nating pizza. So kita mo guys, kita mo yan. Turo ko sa inyo kung paano gumawa niya. Ganyan mo lang, tulak, 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 tulak. Yan. Tapos baliktarin mo. Tulak, 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 tulak. Ganyan lang siya guys. Okay? Tulak lang. Tulak lang. Medium size lang ito guys. So, tsaka mo hila-hilain ng ganyan. Hanggang sa maunat-unat mo na yan guys.
Okay? Ganyan ang paggawa ng pizza, guys. Siguruhin mo naman, guys, na hindi mabubutas yung gitna. Kailangan malambot siya, guys. Okay, lagay na natin sa ating butuan, ating tray. So, ito na siya, guys. Yan na siya. Medium size lang yan. So, una, lalagyan natin ng pangit naman ito. Palitan. Ito, guys, pumito. Okay, ito siya. Ay, pangit eh. Tumito chunk. Ano bang pumito? Okay, ito siya. Ah, ito nga siya. Mali ako nang dinampot. So, ang gagamitin natin, guys, ito ang gagamitin natin siya. Yung puwet nito, yung likod nito, maganda to pang bilog-bilog ng ano. Ito na siya. Tignan nyo. Okay. Spread lang natin yan. Okay. So, kita nyo, guys. Simple lang ang paggawa ng pizza. Kailangan lang maganda lang ang pagka-fermentation mo ng pizza dough para malambot siya. So, kailangan tapan din natin to kasi pag sumingay yun, mamaya magbibiyak-biyak yan. Kailangan. Yan. So, pagkatapos yan, guys, lalagyan natin ng cheese. Nadaming cheese, masarap. Tapos, ilalagay na natin yung chorizo. Nakikita nyo ba ako, guys? Chorizo. So, ganyan lang yun. Peng, 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 peng. Tawanan ako ni Mami. Ganyan ang paggawa ng pizza, guys. Mag-bias mo na ako, Mami. Kung gusto mo naman, lagyan mo ng ano, yung pizza overload. Yun, malupit yun. May ano pa yun eh. May marami pang... Ako naman ginawa ko, cheese chorizo lang ito. Tapos, guys, lagay natin dito. Kasi yan ang gusto. Lagay natin dito. And 10 to 12 minutes. And 220 degrees Celsius. Okay? Ganun lang. Simple. Gawa tayo ng isa ulit. Sige, tapan din natin. Lagyan natin dito sa taas. Tulak, tulak, tulak. Pag maganda fermentation mo, guys, malambot lang yan. Parang guma. So, simple lang. Kahit nasa bahay ka lang, pili mong pagkakitaan to. Kailangan yung kamay mo, may flour dito para hindi siya didikit. Okay? Tama? Lambot yan siya. Ang ganda, kasing ganda ko yan. Pero, lagay muna natin dito kasi may nakasalang pa dun eh. Hindi pwedeng sabay-sabay. Ganun lang. Simple lang, guys. Okay? Sige, bye-bye. So, ito lang, guys. Sa susunod, tuturuan ko naman kayo ng mga Japanese cuisine at saka mga Vietnamese cuisine. Or kung may time pa ako, pwede ko pa kayong turuan ng Thai cuisine. Okay, guys. Bye!